naka-red alert na Bureau of Customs sa mga biyahe mula Middle East matapos mahulihan ng umano'y Shabu ang isang Ugandan national sa NAIA. Abot sa 4 na kilo ang nasabat sa kanya na tinatayang may street value na 20 milyong piso. Nakatutok si Salima Refran. No, no. I did not do MLP. Walang tigil sa pag-iyak ang babaeng Ugandan national na si Josephine Balikudembi nang matimbog ng Bureau of Customs at PIDEA sa tangkang pagpupuslit ng droga sa NAIA Terminal 1 alas 10 ng gabi. Nadiskubre ng mga operatiba ang secret compartment sa hard case ng bagahe nang buksan. Tumambad na ang kilo-kilong droga. Nililihis niya eh. Alam, parang may tinatago siya. In which we'll be conducting a thorough investigation para makita na malaman natin kung may mga cohort siya dito sa Pilipinas. Mula Ethiopia si Balikudembi at nag-stopover sa Dubai. Isang lalaki raw ang nagbigay sa kanya ng ticket papunta Pilipinas at pocket money na 300 dolyar. Ipinahiram lang din daw sa kanya ng lalaki ang luggage na ginamit niya. He just said, hey, you come. You will go to Philippines. You will find there my friend. He will take you around. He will be happy and see how Philippines look like. Ito na ay ikalawang pagkakataon na may nahulihan ng droga sa NAIA sa loob ng 2 linggo. Noon lamang 1 linggo, isang Kenyan national naman ang nahulihan ng chabu. Magugulat na lang kami. Previously, all of this drug interdicted na nagagaling sa Bangkok. Now, may trend na some of the drugs that's coming in, nagagaling na po through Dubai. Salima Refran, Nakatutok, 24 Horas.